sa puso't isip laging kukupkupin mga gunitang sa ating nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin, pangarap ng kahapon ating tuparin. Mabubuting bagay sisikaping saliksikin, mga aral ng kahapon susulatin. Malayong kahapon sisikapin panglibutin, nalalaman atin pang payayabungin. Salam sa kaibig-ibig mong layunin, padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig ng ngayon at ng bukas na darating. Luwid ka mananalaysay sa iyong papel, turuan mga kababayan na daigin, agam-agam sa sarili tangal, papag-alabin gabayan, bayan ng kabutihan, landasin. Si tangkay hanggang mabulis, hilig sa nakaraan payabungin, at kung marating anumang lupain, may pagtatanggol sarili ng may lalim. Salam sa kaibig-ibig mo darating. Luwid ka mananalaysay sa iyong papel, turuan mga kababayan na daigin, agam-agam sa sarili tangal, papag-alamin gabayan, bayan ng kabutihan, landasin. Kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Welcome to Vibal Group, kasaysayan, kaysaya. Yo, no? Yes, maraming po salamat. Ano? Ngayon po ay Tuesday, matapos ang Pasko ng pagkabuhay. Easter Tuesday. No? Kumbaga, ang bati ko sa inyo, maligayang Pasko ng pagkabuhay ng ating mahal na Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga Pilipinong Kristiyano, no, na nanonood sa atin dito sa Vibal Group, no? Tingnan nga natin kung ilan na yung ating watchers, no, na sa simula ng ating programa, no? Ito, no. O meron tayong sa kasalukuyan, meron tayong 88 active watchers. Ayan, salamat po sa ating mga early bird, no? Abigail Boniel, Rosalie Sapalo, Ferdinand Buholz, no? Francis Miguel Celosia, Jewel Zelda, Lindo Naguda. Ayan, maraming pang iba. Maraming pong salamat sa inyong panonood, no? So, ngayon po, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik dahil may problema po sa signal yung ating mga guests. Kaya,
akin na pong papasadahan ano at magkukwentuhan na po tayo no. Nito pong nakaraang March 15 at March 16, 2022, naroon po ako sa Giwan Eastern Samar. Ayan. At napunta po kami doon kasi yun ang 501st anniversary ng paglanding ni Magellan bilang bahagi ng First Circumnavigation of the World sa Pilipinas sa Homonhon Island na part ng Giwan Eastern Samar. So, doon po eh may na-meet po akong mga matitinding madre po ito na nakilala ko. No? At talagang yung kanilang leader na madre eh nanood pa nung aking talk. Oo, yung kanilang mother, yung kanilang superior kumbaga. At nakita ko sila ulit doon sa mismong pinagyarian nung tinatawag na landing ni Magellan, no? So papanood ko lang sa inyo para lang at least mayroon din kayong idea kung ano yung pinuntahan namin. Liblib na lugar po yun, Diyos me. Liblib na lugar po yan. Pero gusto ko makita ninyo yung, kasi walang masyadong makakapunta doon. Kaya, eto, bibigyan ko kayo ng sneak peek doon sa Homonhon Island, Giwan Eastern Samar, March 16, 2022, 501 years after the landing of Magellan. Eto po. Ito yung quincentennial marker ng Humuno. Humuno. Ha? Sina Chairman Escalante, board ng NHCP, ang mani niyo, Juban. Tapos yung mga taga-NCCA, mga teachers ng Giwan na nandito rin kahapon sa talk namin. Si Sister. Sister. Oo. Tapos yung mga taga-DFA, mga taga-NHCP, NQC. Ayan. At ako, si Sir Vic Villan. Ayan po, pinakita ko, nandoon po yung mga madre na tinutukoy ko. No? At mamaya papakita natin yung mga pictures nila. Pero bakit ko po inanyayahan ang mga madre ito? Kasi yung kanila pong pinuno, no, ay mayroong extraordinary story. At ano po ito? Noong 1986 po, ay nakipag-negosasyon siya sa mga rebeldeng revolusyonaryo. No? Madre! No? At gusto kong, nung narinig ko ang kanyang kwento, gusto ko pong ikwento niya ito sa inyo sa ano no, sa ating broadcast dito sa Kasaysayan Kaysaya. Kaya para ho tulungan ako na ikwento ang bagay na ito no, ang isang kwento ng isang tagapagtaguyod ng kapayapaan, isang peacemaker, akin pong tinatawagan, ito, no, ilalagay ko yung picture niya kasi hindi nyo siya makikita ngayon. Hindi nyo siya makikita ng live dahil nga meron tayong technical difficulties. So, ipapakita ko na lang yung picture niya habang pinapakilala ko siya. Ito po. At mamaya maririnig nyo siya via messenger. Okay? Sige, teka lang ano, i-admit natin 'to. Ang pakiusap ko lang po sa mga nasa Zoom meeting natin, ang dami ho natin ano, salamat po. Pero yung Zoom meeting ho natin ay mag-mute lang po tayo, no? Mag-mute lang po tayo. So ito na po, tinatawagan ko po ang Junior Professed Sister, Missionary Sisters of the Sacred Heart. Wala pong iba kundi si Sister Marie Camel S. Fernando MSH. Makasaysayang gabi, Sister Camel. Which is yung pag-repon yung opportunity po. Is yung pagmamad po. Nako sister, pasensya ka na ano. Hindi talaga maintindihan yung inyong ano ganito no, sister, meron ka bang globe? Do you have a globe line, globe?
Padala mo sa akin sa Messenger, magpo-phone patch tayo. Oo. Yung totoong phone patch, walang problema 'yan. Yes po, sir. May Wi-Fi. Hindi, Globe ano lang, Globe cellphone na lang Globe. Globe yung number. Ano po? Para libre. Oo. Para libre. Sige. Oo. Bigay mo yung Globe number mo. Mas malinaw 'yon, I'm sure. Mas malinaw 'yon. Oo. Sige, don't worry po. Matutuloy ito in God's grace. Matutuloy po natin itong ating pag-uusap ngayong araw na ito. Huwag po kayong mag-alala. We will find ways. Napakaganda ng kwentong ito. No problem. Globe na lang po. Papatayin ko na tong ano. So, yan. Huwag po kayong mag-alala, no? Tutuloy natin ang kwentuhan natin. Hanap lang ko ng itong ating ano, no? Oo, pasensya na kayo. Nangyayari po yan. Ayan, okay. Tingnan lang natin ito. Kayang-kaya natin yan, mga kaibigan. Ayan. Ito. Go Korea. Korean. Okay, ito. Charge ko lang. Ano, yun. Saglit lang po, mga kaibigan. Konti lang, konting-konti lang. Yan. Hello, sister. Can you hear me? Yes po, sir. Yun, ako eh. Oh, yun po. At ito, maganda din. Teka lang, mali. Maganda din to kasi pwede akong makita pa rin sa video at makapagpakita din ng pictures. Habang, habang nanonood kayo. Pero sige, thank you so much, Sister Camel. Again, papakilala ko lang ang aking kausap ngayon sa telepono. Oo, papakita ko lang picture niya para ho tuloy-tuloy na tayo ngayon. Opo, ha? Saglit lang, no? Thank you, sister, ha? Oo. Okay, ito, yan. At nandyan din si sister, naka-loudspeaker, naririnig niya tayo. Okay, very good. Okay po. Sige po, opo. So, ayan po ang ating guest ngayong araw, no? Ngayong gabi, ng ating guest co-host. Muli, pinapakilala ko po sa inyo ang ating guest co-host na si Sister Marie Camel S. Fernando, MSH, Junior Professor Sister Missionary Sisters of the Sacred Heart. Sister, napakabata mo namang nagmadre. Ano po ba ang dahilan ninyo at napagdesisyonan yung sumali sa MSH? First of all po sir, lumaki po ako sa very religious po na family. Mm-hmm. And then bata po, na-expose na rin po ako sa mga religious activities sa simbahan. And then pumasok po sa isip po na yung buhay pagmamadre, kasi may mga madre din po sa amin. Hanggang sa may vocation campaign sa amin, dun po ito po yung Missionary Sisters of the Sacred Heart. Yun po yung naging way ko na tuparin yung mga yung pangarap ko na pumasok po sa kumbento. Mm-hmm. So talaga pangarap mo, bakit ka nagkaroon ng pangarap na ganun, Sister Camel? Ano po sir, parang it's a gift po talaga ng Panginoong Diyos. Sabi nga po nila, nasa sinapupunan pa lang po tayo. Tinatawag na po tayo ng Panginoon. Wow. We are called to share. Sabi nga doon sa isang kanta ng Santo Niño de Cebu, 'di ba? We are gifted to give, we are called to share, no? Opo. Ganda. Oo. Sige. So, ngayon, ipapakilala ko na kung sino yung leader pinuno ng mga madre na katulad po ni Sister Camel, no? Ang atin pong Foundress and Superior General, Missionary Sisters of the Sacred Heart, and MSH Sister Schools Superintendent. Wala pong iba,
kundi si Mother Gemma Abunda Silvero MSH. Makasaysayang gabi, Mother Gemma. Hello, good evening. Wow, loud and clear. Mabuhay po kayo. Good evening, hello. Iyon. Oo. Ah, papakita ko lang yung picture ni Mother Gemma dito. May maganda po siyang larawan na nakuha natin, na bigay ni Sister Camel, para ho magka-idea po kayo kung ano ho ang kanyang kung ano po ang kanyang face, no? Ang kanyang ano, no? Kwento ko lang, Mother, bago tayo mag-start, no? Ito. So ayan si Mother Gemma. Ayan, nakikita po natin siya. Opo. At may pa siyang larawan dito eh. Yan, yun, nakapula. Yan, oh, kita niyo si Mother Gemma, di ba? Tapos po, nagkita-kita po kami, at pakita ko lang yung mga larawan namin, ano. Ito, si Mother Gemma ko, ano to eh, talagang matinding, ano siya, ano, bilib na bilib ako sa kanya. Mother, how old are you? Now, I'm 85. 85, imagine, ha? 85. Oh, and look at that laugh. That laugh, no? Talagang napaka-happy ko when I met her. No? So ayan, Sister Camel, nandito ka sa picture, nakikita mo ba sa ano, monitor? Oo. Yes po, sir. Oo, ayan ka, 'di ba? Nakikita mo? Oo. So ayan si Sister Camel, nandun siya sa kanan, no? Tapos ayan po, nag-dinner kami after ng aming adventure pag-akyat ng Kabuulan, ang isla ng Humunhon, kung saan naglanding si Magellan niya, no, nandun kami doon sa, kasama namin yung mayor ng G1, no, si Mayor Juan, oh, at nandun kami doon sa, ano, doon sa bangka na talagang umaalog-alog talaga ang lakas ng alon nung hapon na yon, at muntik na kami hindi makauwi dahil nabuti na lang nauna kami, dahil yung mga sumunod sa amin di na ho nakauwi noong gabing yon. Pero yan po, no, nag-dinner kami. At yan o eh, makita nyo si Mother Gemma po, umaakyat po o, nandun, naglalakad sa kabundukan. Imagine nyo po, no, nandun po siya mismo sa Humunhon Island. Napakahirap pupuntahan nung ano na yon. So, Mother, may tanong sa'yo si Camel. Si Sister Camel. Ano ang tanong mo, Sister Camel, kay Mother Gemma? So, ito po, sir, para sa mga tagapakinig po natin ngayong gabi, gusto din po siguro nila na malaman yung buhay ni Mother Gemma. Correct. So ngayon po, Mother, ano po ang unang alaala niyo noong ikay bata pa po kayo? Nung bata po kayo. Cute. Unang alaala, mga childhood memories. One thing is, I came from a big family. Very loving kami at saka peaceful talaga. Yun, dalawa nga pati ng mother magkapatid ngayon. Napakagandang many times nag-witness ko na nag-receive ng certificate of appreciation from the public school, from the ang parents ko as model parents, kasi mas masaya kami at saka wala kang awayan. That's cute. So yun ang kita nyo, no, if you're going to look, kasi mother ang ano dito, lagi na kong tinatanong sa mga guest ko yan eh, ano ang iyong unang childhood memory, it will affect their whole life eh. Nagiging definitive siya. So, kung nakikita nyo yung laugh ni Sister Gemma, tas at 85, very energetic, no? Makyat ng bundok, no? Nag-a-attend ng mga talks, hindi mainipin, napaka-jolly, sarap makipagkwentuhan, and the mind is still very lucid, no? Ay, nakita nyo naman, ha, ang kanyang childhood memory ay very, very... Saka lang po, ano nangyayari? Saglit lang po. May technical difficulty tayo, no? Okay, wait lang. Wait lang po, ah. Ano kayo nangyayari? Baka dapat, saka lang, ah. Eh, hello. Alam mo, nag-feedback bigla eh. Teka lang ha. Kanina, wala naman ito. Teka. Si Mother Gemma, tatanggalin ko lang sa ano. Baka itong ano.
pagpasok ni Mother Gemma ang ano. Teka, bakit kaya ano? Sayang eh, okay na eh. Teka lang ha. Yan, medyo. Bakit lumalakas? Saglit lang, Mother, ha? Oo. Ang ganda na eh. Okay. Bakit kaya? Ayan, nawala. Teka. Anuhin ko lang ulit. Ano? Tawag ako ulit. Oo. Ayan. Sige po. Okay po. Yan! Okay, can you hear me? Yes po. Yes, okay. Sige po. So, ganito po, no? Ang tanong ko ngayon kay Mother Gemma, no? Ay, ito. Kailan po kayo nagpasyang mag-madre? At ano ang naging sanhi ng pasya na ito? Yung mga napanood o nakitang mga madre na naging parang modelo nyo, kaya parang gusto nyong maging madre din? Sister ngayon, no? Kayo ba ano na? Camel, ikaw magtanong kasi maganda galing sa iyo dahil part ka na ngayon ng ano na 'yan, ng samahan na 'yan, ng kapatiran na 'yan, no? Opo, yes, oo. So, yung mga tagapakinig po natin, curious din po siguro mother sa mga ginagawa po natin sa kumbento. Ano po yung apostolate po natin or yung mission na may babahagi mo sa
ano, paano niya na start? Paano niya na start yung tinatawag na Missionary Sisters of the Sacred Heart? Okay, that's a good question. Okay, now, madre na ako yan for 19 years in another congregation. But then, I still had a strong desire. I wanted to go deeper. So, I talked to, for consultation, I spoke with priests, bishops, and canon lawyers. Uh-huh. Now, in 1974, actually, in the congregation I was in, I was vocation director national level, social action coordinator national level, and I was the formator of aspirants and postulants. But then yung desire na gusto ko to go deeper sa aking buhay as religious. So I consulted canon lawyers and some bishops. Okay. In 1974, the then Archbishop of Haro, who became the late His Eminence Cardinal Sin, he was the one who encouraged me to start with the community. Not to worry about material things, because God will provide that. How about po yung mission po natin, Mother? Maaari mo bang maibahagi sa mga tagapakinig po natin ngayon yung mission natin sa Sacred Heart? Kumbaga, sister, parang saglit lang ha, meron na namang maingay. Saglit. Sandali lang po ha, may maingay na naman. Okay. Hello? Epo. Ay, wait lang po mo, Mother ha, saglit lang. Nag-ano kasi, may yung signal dito. Oo. Teka, yan. Oops, alakas. Alakas yung tunog. Teka lang po ha. Saglit lang po, gawan ko lang ng paraan to. Kanina nawala na eh. Oo. Okay. Saglit lang po, no? Oo, naririnig niyo yan kasi malakas, masyado malakas yung signal sa signal dito. Okay, we can hear you clearly. Opo, sayang lang kasi sa akin, nagaano dito. Okay. Teka lang, ha? Sorry, ma'am. Sorry, sister, mother, ha? Yeah, we have to... There's probably a way to tatawag ulit ako Sister Kama. Ayan. At tinatanong natin ngayon kung ano ang vocation, ano ang mission nitong tinatag ni Sister. So imagine niyo ha, matagal na siyang madre pero inano pa rin niya no, ibinigay pa rin niya yung pagtatayo, yung idea na itayo yung isang sariling congregation. Okay, sige. Balikan natin si na sister, no? Mm-hmm. At si mother. Yeah. Ayan. Hello, mother. Can you hear me again? Okay, yeah. All right. Sige po. Ito po, mother, ang katanungan ko po ay, yun na nga, what is the... Sorry. Talagang ang lakas. Ayan. Okay. Bearable. Better. Okay. Ano po itong, ano po ang mission nitong Missionary Sisters of the Sacred Heart? The first school we opened was in just stone's throw from me, ERC. ERC means Emergency Relocation Center. There were thousands
pa lang, yun police. And then I said, nag-meeting kami ng mga madre, ano may tutulong natin? So we opened the school. That is stones through from them. Tapos we involved the parents, mga meeting, nag-malaking bagay na naka-change talaga. We are still have this school hanggang ngayon. May mga grades 1 to grade 12. Nakakatuwa. Yes, very clear, Mother. In the province, na-learn namin na the second poorest province in the Philippines is in Samar. Yes. So we opened schools. We have now 7 schools in Region 8. Pero academically, okay. Kasi during national examinations, sister, pakita ko lang yung ano nyo, no? Yung inyong schools, no? Medyo sana naayos ko itong pictures, pero I'll just show the schools po, no? Ba't ang lakas? I'll just show the schools of na ipinatayo ng MSH Sisters of Charity, ano? Sisters of the Sacred Heart, no? Ito po, no? Ayan, may MSH Sisters Academy of Giwan. Ayan, MSH Sisters Academy of Pasay, MSH Sisters Academy, Tacloban City, ayan. And we also have here, itong yung senior high school sa Borongan. Mukhang nandun sila sister ngayon. Ayan, may sister high school sa Borongan, no? At ito sila. And then of course, yung nasa Metro Manila, meron din silang school sa Metro Manila. Hanapin ko lang yung picture, no? Medyo nag-iwahiwalay kasi. Ayun, no? Ito, ang dami pa, no? Ang dami pang schools. Napakadaming schools, no? Kilalang-kilala si sister. MSH Loyola Academy, no? Sa ano to, no? Asan na yung ating... ito. Hindi ko yan. Sa Sulat, Eastern Samar. And then the MSH Sisters Academy, Balanghiga. Eastern Samar, dami napatayo ni sister. MSH Sisters Academy of Kalubyan, no? And another one, ito po, no? Pakita ko sa inyo. Ngiwai walay lang yung mga litrato, no? Sayang. Hindi ko naayos. Oh, but ito. Yan, ayan. Meron po dito ito. MSH Sisters Academy of Borongan City. Yan, nandyan sila sister. And the senior high school in Marikina City. Tapos, Sister Gemma, Mother Gemma, ikaw pala, I heard, was awarded most outstanding female principal in Region 8 by the DepEd, by the Department of Education in 2005. No, as a MSH Sister School Superintendent. How do you feel about that, na lumaki na yung inyong paaralan? Of course, very grateful kami kay Lord. Lahat ito kay Lord bigay. Ginagamit kami na instrument. Right. Alam nyo, tapos sinasabi pa nga na sister, no? Ang ganda dahil lang ang nakikita natin dito, may mga comments ang mga parents, no? Na sabi, oh, na mother, salamat sa magandang training sa inyong school. Ang 5 kong mga anak sa inyong school na graduate, sa awa ng Diyos, lahat sila ay mga professionals na ngayon. Ang 3 ay sa United States at tatrabaho at ang 2 dito naman sa Pilipinas. Oh? At may nagsabi pa na
Nung nag-college na sila, nag-rent daw sila ng apartment. May self-discipline silang maganda. At magandang natutuhan nila na Christian values hanggang naging responsible sila. And then, napakaganda, no? Holistic daw kayong magturo. And pati yung mga bata, sabi ng mga parents, sila mismo yung nag-re-remind sa mga parents nila na magsimba dahil Sunday na. Oh? So, I mean, how do you feel na hearing these comments po ng mga parents and what is the secret of your school? Kumbaga, ano? Wait lang ah. Ang lakas ng feed. Grabe, sorry. Ayan. How do you... Sorry. Wait lang po ah. Alam nyo, mukhang may mga pwersang pumipigil sa atin, pero hindi tayo papapigil. Ano po? Oo. Ayan. Yan. Hello. Can you hear me now, sister? Okay. Yan. Well, how do you feel about the comments of your school? And by the way, mga mahirap pala, your school is not mahal, ah. Yeah. In fact, in the whole Philippines, I think among private schools, we have the lowest school fees. Pero, you know, hello, am I coming clear? Yes, very clear, mother. Okay. Every year I go abroad. At least I go to other countries, mga 3 to 4 months every year where I get our funding. No? Parang ganun. That's why we're able to build mga 20 buildings for our schools. Wow. I all got this from Germany. I go to Switzerland, other countries in London, you know. Every year, mayon mo na pandemic, of course. God is so good. He inspires us. We are always conscious of His presence. Kasi, lahat ang mga needs namin, na ano, but, minsan, unbelievable. Just like, I was invited 1982. I was invited by a certain engineer to go to, in Marikina, yun sa subdivision. Yun, doon sa subdivision, masyado pa, wala pa mga bahay, mga kogod talaga, no? But as a yung overlooking Manila nga subdivision. And nag-wish sa isip ko lang sa puso, sana atin ito isang block. Hindi natin anybody kasi wala na akong pera, that is millions doon kasi Monterey Hills subdivision, napakamahal doon. You know what? It is unbelievable pero nangyari. 1 week after that, I was called to the office, mayroon need of donation. The whole place was donated to us. Wow! Talaga. Unbelievable. Kasi napapayag ako mga experiences ko na mahirap paniwalaan pero nangyari. How good God is. Tapos, yun, marami ang kami napag-graduate. We still have the school now with grade 12 na. Yeah, mother. Tapos, Apo. I open more schools here sa Region 8. Kasi second poorest in the country. Yun, funding, mag-wonder kayo no, how we manage. Right. Para big God is always on time. Pag may problema, just like ngayon na pandemic, past 8 o'clock in the evening, iniisip po saan ako kukuha ng pera. Kasi lahat naging ang mga madre for salaries. Gusto ko na umiyak. Tapos nag-ring ang phone ko past 8 o'clock. It was millionaire. Wow. Mr. Ponce. Now, he said, Mother Gemma, bigyan mo ako ng bank account number mo. Umiyak ako sa, thank you, Joey. Kasi may problema ako. Next day, you get 300,000. Kasi na, you see, I was able to respond to the mothers. There are incidents like this na unbelievable. Wow. Pero nangyayari, kasi we always trust in the Lord. Wow, what a wonderful story.
Mother, yung mga sisters natin, mga teachers din ba sila? Lahat ba sila teachers o some choose to be teachers po? Okay, not necessarily nga lahat teachers kasi marami man ang magagawa ng missionary. Hindi lang lahat teachers. Kahit sa nag-blended kami ng mga houses, for instance. Nakakatuwa ito. No? Mission namin. Nakakatuwa ang mga madre, how dedicated we are. Kahit mga people. But then we get pictures from outside also. Hindi lang lahat ng madre. Sorry, mother, ah. Gian, can you mute your microphone, please? Gian, thank you. Ayan, tuloy niyo po, mother. Nawala si mother. Wait lang po, ha. Nawala si mother. Saglit lang, ha. Oo. Baka nagano yung ating ano, teka, tatawagan ko ulit si mother. Yan. Sandra, paki-ano yung ano, no? Oo. Yung mga mute, paki-monitor yung hindi naka-mute. Thank you. Oo. Sis, mother, tuloy niyo yung kwento niyo. Okay. Hello. Am I coming clear? Very clear, mother. Anyway. Okay. During our, maybe, ano, it's good to share yung mga beginning years natin. Right. Hello? Am I coming clear? Yes, mother. Yes. Okay. Mahirap talaga, especially our first years, ang hirap-hirap. Minsan, hello, minsan wala kang pera para pagkain. Just what I'd like to share an incident. One day, before lunch, mga 10 o'clock. One of the sisters approached me. Mother, wala tayo sa paingin. And we were 38 at that time. Tapos, I said, tawagin mo ang sister na ko. Nag-ano sa finance. Evelyn, magkano ang pera natin? Wala tayo. Bigas mo lang sa paingin. Dahil 20 pesos. Wow. Pagkay maingay, sabi ko, God will give us cooked food kasi wala tayo sasainin, wala tayo kakainin. Bibigyan tayo ni Lord ng tutok na, okay, isip niyo ang table, lagyan na ng mga plato, etc. Tapos pagka 11:30, sabi niya, Mother, nakasit na ang table at may plato na, may tubig na ang mga baso. Opo, o sige, 11:30 na, kaunti na lang. Tingnan mo, lahat pa may ano, kutsara, kumplito. Opo, mother, sige, you ring the bell, 5 minutes to 12. Pag ring ng bell, double bell ang narinig. Yung doorbell, sa kapel namin sa kumbento. Wow! Pag ring ng doorbell, so, sige, 1, 2, 3, 4, punta kayo, 4 na madre, punta kayo sa gate, pagkain na yan. My God. Kahit nag-birthday pala yung isang bata. Mainit pa ang kanin, nag-smoke pa, ulam, lahat, may gulay, lahat. Then, pag-serve na lang sa table, may extra pa. Wow. Kahit 38 kami nga kumain. Kami, mga incidents like this, napapaiyak ako kasi talaga. In spite of ourselves, God is so good all the time. Parang ganun pa. Tapos, yun din, ano, pinaaral ko 7 na madre sa college. Oo. Opo. Tapos, hirap-hirap pa kami. Of course, nagbukas ako ng ano, kinder school. Kasi nag-rent kami ng isang bahay. Yung garage, ginawa namin na classroom. Katapos, one day, kasi 7 sila madre nag-aaral ng college in Manila and we were living in Marikina. I said, minitin ko na mga madre, sisters, tatlo lang muna makakapasok sa school. Huwag na muna papasok ang ibang 4 kasi wala kayo pamasahe pagbalik. Papunta doon mayroon, pero pagbalik hindi kayo makakabalik, wala tayo pera. Tapos, okay, 1, ikaw, magpaiwan ka, ano man. Mother, pag-absent mo na ako last week, marami na akong absent. Sige, 1, papasok ka. 2,
Mother, kailangan papasok ako kasi ako ang reporter. Two, dalawa na. Tapos, three na. Mother, naiyak na ako. Marami na ako naka-absent. Pwede pumasok ng three. Ngayon ang apat, paiwan. Mother, lahat may reason that we have to go to school. I said, okay, everybody go. Magdasal kayo na may magbayad, may pera mag-come-in o hindi kayo makaka-uwi kasi wala pang masahe. Tapos, they left. Hindi nagtagal, nag-ring naman ang doorbell. Of course, may nagbayad. So, nag-bihis ako, may pupuntahan ko siya UST, ang gwardya, iwanan ko ng sutre, may pera, naka-address sa madre, nag-aral sa UST. Tapos, punta naman ako sa may sentro eskular. Grabe. Magbigay din ako ng pera sa envelope, address sa madre, exact sa sentro eskular. Lahat yung pito pinuntahan ko. You see how good God is, no? Wow. Kaya, in spite na hirap kami pagkain. Just like first supper namin, walo kami. Isang apple na malaki, divided by 8. Yun ang ulam, yun ang kanin. Isang apple, 1/8 of an apple. Nobody complained. Kasi, motivated ba lahat ba ang mga sisters, mga young sisters, na we're offering everything to the Lord. Yung ganyan, Kaya, in spite of so many, for instance, ngayon na pandemic, 856 schools closed down, private schools, because wow. Yung pera. Now, kami ang walo namin ay schools. I don't want to close. I just send talaga. I talk to the teachers, I talk to the parents, but we will have to try to stay afloat in the midst of the ocean of problems. May okay pa kami ngayon. We still survive. Tarantya, uminsan, often, napapayak ako kasi I feel so unworthy sa mga blessings. Now, nakakatawa din, alam niyo, sir, one time. Opo. Pumunta kami tatlo, apat ka, pumunta sa Kumbao. Dinami na naubos ang pera namin. Wala na kami pamasahe, pabalik sa Marikina. And then, yun is ang sister. Parang niya nakakita ng pera sa kalsada, sa daan, sa lupa. Ay, sige na, sa waray-waray, matamod, ano sa Tagalog? You look down, sige na, tumingin ka na lang sa baba kasi ikaw pa nakakita ng pera. Wala tayo pamasahe pag-uwi. Tapos, pagtagal, wala pa siya na dada, natupulot na sa kalsada. Mother, masakit ng lihig ko. Hindi pa ako nakakita ng pera sa lupa. Ay, sige, pasensya ko, God. Sige ko, hindi tayo makapauwi. Umadamal siya, nag-look down naman siya. Siguro, very low na bangga sa isang babae. Sister. Lang muna ako sa bahan. I wanted to cry. Tapos,
nangyalata ang mata ko. Then I walked back to SSS village. Pagdating ko, everybody was working sa mga assignments, maglilinis, kumagaano doon. Then I got this diploma, maglilinis din ako ng stairs. Suddenly, the doorbell rang. Tapos, ano, nag-beep ako sa window. Tapos sabi, Madre, may mga sundalo. Nakatchin sila. So, umupo ako kasi bagong-bago kami ang congregation. Gamukuhan pa lang, ilang months old pa lang. Upo ako sa Abdana. Kasalanan to ito kay sa President Marcos. Oo nga. Ipapa-aris pa ako ito because may part of the congregation. Upo ako sa Abdana. Bato kay, so, bakit ako amin ng mga sundalo? Akala ko i-aris ako. Nag-tip ako sa window. Mga friends ko na mga sundalo, mga officers. I said, hi, hello, welcome. Sabi niya, Marichel, ma, inaanap ka namin mga 2 weeks na. Ngayon, mayroon kami utang sa'yo noon. Ikaw ang nag-gasolina ng truck. Ang sister ko yan, elder sister ko, nag-aral sa USC. Nagbigay sa akin ng pera. Binili namin ng gasolina ng ambi trucks. Kasi nawala. Anyway, ilang thousand yun ibinigay sa akin. Wow! Makakabili na kami ni ilang taong bigas. Anyway, whisper ako sa madre doon sa kitchen. Dali, dali. Bili kayo ng umang merienda ng mga sandalo doon ang pera kinuha. You see how it is. Right. Kaya that, ano, bilagyan ng ilang taong bigas. Tapos, anong ulam? Yung dry, ano yun na, maliliit na isda. Oo nga, sa atin, ano, dilis, ano, dilis na i-fry sa umaga, dilis na i-ano naman, yun, dry na sa mungal, etc. But nobody complains. Right. We are opening our lives to the Lord. Mother, may question naman ako kay ano kasi you in a way you gave us a window already about your everyday life ano. Ang tanong ko na lang kay Sister Camel. Ano naman ikaw? Sister Camel, the younger MSH. Ano, teka lang ha. Lumakas na naman yung ano. Yung mga younger MSH natin. Ano ang inyong pamumuhay everyday? Give us a window. Before we go to our main event ano yung ating summer ay yung ating ano no yung ating ikukuwento about the rebel revolutionaries ano. Pero sige, si ano ang inyong kwento? Teka lang, ayan nawala. Ito. Tawagan ko ulit. Yan. Aha. Ito papakita ko lang itong isang ginawa ni na Mother Gemma noon. I'll show you ano. Ito po ay yung relief operations nila noong 1981. Nabigyan po ako ng documentation dito. Oo. Pakita ko lang itong relief for summer, no? 40 tons of relief goods worth 800,000 were shipped to summer, no? Dahil nga hundreds of families had left their farms and homes to the urban centers. So, ano to, hindi ito sa kuna, pero yung pag-alis ng mga tao papunta sa kalunsuran ay tinugunan ni Sister Gemma Silvero noon. Sister pa lang siya, no? And he got foodstuffs, rice, sugar, and salt, as well as CSM, corn, soya, and milk, no? Accumulated from several organizations. Yan pa lang, galing nyo, Mother Gemma, no? Na magaling mo kayo dito sa Catholic Relief Services, USAID, sa Pagita Lions Club, Malacanang, Mr. and Miss, how, no? And ang dami, no? Disaster Control Office Aguinaldo. And you were able to help and distribute this anong tawag dito? Itong mga relief goods, ano? Yan, Mother. But anyway, si ano na tatanungin ko, no? Si Sister Camel. Kasi no, baka maubusan tayo ng oras. Sister Camel, yun nga. How's your life? Okay naman ba dyan? Teka lang, malakas yung feedback, no? Teka lang, saglit. Sige. Okay. Sige po. Hello po? Okay na po?
Opo, sige po. Okay. Sa everyday life po namin, bilang isang religious po, ako bilang isang young sister. Una-una po, pagising po namin ng umaga, nagpe-penance po kami, nagdidipa po kami, and praying na I believe in God. Mm-hmm. Then, nagsisimba po kami ng early in the morning, na-attend po kami ng mass. After po nun, mag-pray ulit po kami ng morning office, ng Christian office po. Mm-hmm. Then, yun po, may mga kanya-kanya po kami assignment sa bahay, sa kumbento, mga household chores, and then school activities. Kasi may kami po mga sisters, assigned din po kami sa mga schools. So, may mga kanya-kanya po kami gawain sa school. May assigned po sa teaching, may assigned po sa canteen, may assigned po sa mga office, sa office, mga register, cashier. Yun po yung routine po namin sa kumbento. And then, pagkahapon, may prayer, rosary, and then mga night prayer, and sharing. Hindi po namin nakakalimutan mag-sharing every time na we get together, especially sa prayer time po namin at sa kainan. Pagkatapos po namin kumain, may mga sharing of ideas po kami na pinangungunahan po ni Mother. Siya po talaga yung nag-ano po sa amin na yung mga guide. Siya po yung nag-guide po sa amin. Yung mga pang-araw-araw po na inspiration ng Panginoon na kung ano po yung magpapasalamat po namin sa Diyos sa araw-araw po na binigay niya. Ayun po. Sister Camel, kasi parang yung iba sinasabi, boring daw yung buhay ninyo dyan. How do you keep fun? I mean, nagne-Netflix ba kayo? Nanonood ba kayo ng pelikula? Ano ang pinagkakaabalahan ninyo? Liban kunwari, kung nagtuturo kayo, syempre yun, nakakasalamuhan nyo yung mga bata. Anong pinagkakaabalahan nyo? Liban sa pananalangin, sa pag-share? Ano po, sir? Karamihan, sinasabi nila na boring daw yung religious life kasi nagdadasa lang daw, nakakulong sa kumbento. Pero actually po sir, iba po siya sa idea ng mga tao sa labas sa buhay namin dito sa loob. Kasi meron po kaming recreation na tinatawag, may siesta. During that time po, pumunta po kami sa beach, naliligo din po kami, naglalaro kami ng mga ball games. Apo, oo. Then, may mga pinapasyalan din po kaming lugar. Wow. Hindi po naman din kami ng mga movies sa loob ng kumbento na makaka-interest sa aming spirituality po. Wow. Sister Gemma, thank you ah. Sister Camel, thank you ah. At binigyan mo kami ng window. Ngayon, tatanungin ko na si sister dun sa ating main event, ano? 1986. 'Di ba? Pagtatapos ng Marcos dictatorship, oh, at ito no, may papakita ako sa inyo, no? Mukhang ito ang mga madre ng Missionary Sisters of the Sacred Heart nung panahon ng People Power Revolution. Naroon po sila. Ayan ano. Habang nagmimisa, yung pong nakikita ho niyo niyan, yan po ang bukana ng Cab Crami. Oh, ayan po. And also, pakita ko lang yung isa pang larawan. Ano, ito. No? Makikita ninyo, salamat kay Sister Camel. No? Malinaw itong mga litrato na ibinigay niya sa atin. Yung nasan yung kasama yung Heli. Saglit lang, ano. Ito. Baka naiwan. Naiiwan yata yung isang picture. Ah, ito, nakita ko na. Ayan. Parang nakikita ko dito, ito si Sister, si Mother Gemma nandun, no? Nakita nyo yung mga helicopter. Ayan, Mother Gemma, kwento mo naman tong araw na ito ng February 1986. Bakit nandito kayo sa mga helicopter na ito? Okay. Just a note, memorable talaga ito. February 17,
1986, I went to Krabi, Des Moines. Tapos, I saw mga soldiers sa offices, parang malungkot, parang ano, mahina. Yung pala, hindi sila nakakain. Now, magtatangali, na wala pa sila breakfast. And then, I called up mga madre na pumunta dito. Tapos, I called a friend kung mayroon nakakapag-donate. Can you believe it? With 7 days of Camp Krabi, 12 ba? Cooking for the 4,000 or hundreds, yata ilang hundreds na mga soldiers inside Camp Krabi. Katapos, February 24, I was called by General Imperial to the war room. Nagsabi siya, there were other generals in the room at some soldiers. Nagsabi siya na, sister, kung gusto niyo, ma-save kayo. You leave now. You leave Camp Krabi. Kasi, bubumba dito bukas. That's February 25. Yes, 24. Tapos, uh-huh. 24 yan ang sinabihan ako. Mm-hmm. Tapos, I called for a meeting with the madres. Makita mo lahat kami nakaputi. Mm-mm. Kasi, pag mamatay kami, pinakaputi na kami. My God. Now, I told them, bukumpa dito bukas na ano, sa kamkani, mamamatay tayo dito. Anong decision? Aalis tayo or mag-stay? Koros ang mga madre, let's stay. We did not sleep, we just prayed the whole night. Pagka umaga, terrible. Dumating na yung mga helicopters, magbubumba na. And then, nag-join hands kami papunta sa kung saan lalanding or saan bumumba. Ang dasal namin is inisigaw para ma-renig sa langit ng rosary. Katapos, it was touching. Nag-landing, nagbigay ng peace signal ang mga pilot. Tapos, they landed, nag-embrace ng mga soldiers down. Napapaiyak kami ng ano, wow. Yung instances. Nakaka-memorable. Kaya kami yan, lumalakad kami yan saan? That's February 25. Mother, no? Na-witness nyo pala ang isang napakahalagang tagpo ng People Power Revolution, no? Na tinatawag. Itong yung pag-landing ng mga airplanes, ng mga helicopters, no? Now, just give me time kasi may gusto akong ipakita sa inyo na kaugnay niyan, ano? Para maramdaman din yung moment na yon mismo ng ating mga kababayan. Kasi ginawa pong pelikula yan, ha? Yung eksenang yan. At gusto kong ipakita sa inyo para ma-visualize po ninyo yung nangyari sa kasaysayan natin, ano? Oops, wait lang, ano? Saglit lang po, no? Para makita po ninyo, no? Ah, ito. Okay, no? Ang kwento po ay nagkaroon po ng balita na intercept po ni na General Ramos at ni Minister Enrile na sila po may balak na po, nakita ang lakas na feedback, sorry. May balak po na ano na bombahin na yung Camp Aguinaldo, Camp Krami, I mean, ng mga tao ni President Marcos nung kanyang no sina ano yan, sina Colonel Sotelo at saka sina Charles Hotchkiss, inutusan na ho sila. So, ito po yung mula sa pelikulang A Dangerous Life para ho makita natin yung eksenang nakita ni na sister, no? At baka mabalikan din ni na sister ito. I don't know that we can lock in on their frequency. See? We probably could find out everything that's going on. I don't want any excuses today, Tadiar. The president has ordered me to crush the rebels. Now listen very carefully. Take a crowd control unit. Scatter them with tear gas. And then
get Balbastos smashing to Aguinaldo with the Marines and flatten Kramer with howitzers and mortars. Sotelo's helicopter gunships will provide close air cover. The F-5 fighters of the 5th Fighter Wing shall contribute high-altitude support. Kramer and everyone in it will be totally destroyed. Gentlemen, if any of you have got phone calls to make, I suggest you do it now. Sambahi, the blood of Christ. Amen. Mapasa amin. The body and blood of Christ. Sundin ang loob. The body and blood of Christ. The body and blood of Christ. The body and blood of Christ. Loving Father, behold our great men who have served the country in their sincere desire to serve it more sincerely and heroically. Bless them, Lord, as they make their courageous stand to proclaim your word. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Psalm 91, God our protector. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty can say to him, you are my defender and protector. You are my God. In you I trust. He will cover you with his wings. You will be safe in his care. His faithfulness will protect and defend you. You need not fear any dangers at night or sudden attacks during the day. Let's go, come on, come on.
Lord your defender, the Most High your protector. The guards got them. And so no disaster will strike you, no violence will come near you. No fighting. No fighting. God will put his angels in charge of you. Colonel Sotelo. So, ayun mga kaibigan, nakita niyo po, ito yung film mula sa A Dangerous Life. No? A Dangerous Life na tinatawag natin. Katawagan natin ulit sina Sister. No? Yan yung eksena na pinakita ko sa inyo kanina. Ito po, itong ito na naman, nag-feedback na naman. Yan, hello. Yon ito. Yan po ng nakita niyo mga helicopter. Yan yung actual event at nandun sina Sister. Sina Mother Gemma. Ayan. Mother, teka lang, nag-feedback na naman ano? Yan. Okay. Mother, can you hear me again? Did you see the film I showed? We only saw one helicopter. Ah. But at least. Pero, mother, question, ano? Ito, punta na tayo dun sa main event natin, ano? Yung main, teka lang, nagpe-feedback talaga. Saglit lang. Ito. Mother, yung after the 1986 People Power Revolution, there's a new democracy. Bakit naman naisipan yung akyatin yung mga rebelding NPA, yung mga revolutionaries sa bundok ng Samar? Ano ang pumasok sa isip nyo noon? You know what? Yun, we had been following up mga Angus Gates sa newspapers every day. Yun, dito sa Samar, dalawa o ilan ang ambuscades every week. Kaunti lang kung dalawang ambuscades. Ang dami sa patay. Every time I see news na maraming patay, parang mahirap akong makatulog.
pa ang foodstuffs na ano, pinadadala sa amin. But then, kuha lang ako para sa bundok. Yan ano naman, na pinutulungan ako ng mga army, ano, officers para tumutulong sila. Now, gusto nila ibigay sa amin lahat yun, extra. 7 days kami doon sa Krabi before 25th, no? Now, everyday, nakikilimos ako, isa lang ako, sa palingke. Dinadrive ako ng driver natin sa palingke. Tapos nag-announce ako na hingi ako ng food for the soldiers. Agad na pupuno kami, everyday. Tapos ang daming extra after the revolution na yun, ano, February 25, 1986. So, nagplano ko, okay tayo sa bundok. Okay, all lang ang madre. So, sister, mother, clarify ko lang ha. Hindi kayo inutusan ng militar na umakyat sa bundok. Pagkukusan nyo to. Hindi. But then, before I go up every time, kasi I had been involved sa mga punta sa mga bundok, sa Pampanga, sa ano, sa Catanduanes, tapos ito dito sa Samar mostly. Now, before I go up, I make it a point that I talk to the General Canieso. Siyang chief of staff to the Philippines at the time, General Canieso. Tinuturuan ako yan. Tapos, yun General Bison, sinasabihan ko rin na akyat ako. Akyat kami, mga madre. Kasi delikado pag hindi kami magsabi. Baka magkaroon ng ano, shooting yun. Correct. So, para hindi, ano, hindi kami maano sa kita. That's why I always tell them. Now, alam ng military na umaakit kami na may mga contacts ako. Tapos, alam din ng military FAA na yung pagkain galing yan sa military. Opo. So, kumbaga, hindi nyo naman sila nilalansi. Hindi nyo sila nililin lang na galing pala sa militar. Sinasabi ko, pati yung isda kinakain ninyo, sinalagasin yan lahat mga soldiers. Kasi, ang message ko, magkakapatid tayo. Mm-mm. Yun mga sundalo, mga ite, magkakapatid tayo. Kaya bakit kayo nag-aaway? At saka, gusto ni Lord, first, anong purpose ko pagpunta? Sabihan ko kayo, mga NPA, mahal na mahal kayo ni Lord. At gusto ng Panginoong Diyos, magmahalan tayo. Yan lang parati ang message ko. Tapos, anyway, yun pag-akyat ko na, confident ako kasi ano ko ang mga sundalo, mga kausap ang officers. Yun sila, nang wala na si Marcos, parang okay na. Kasi, sincere naman ito si Aquino. Sorry, they can trust somehow. Sabi ko. Anyway, marami silang doubt. Sabi, baka ipreso kami when we go down. Sabi ko, kung ipreso kayo, sasama ako sa'yo sa prisuhan. Baka siguhin kami, no, ako muna magpapakasigo. Mag-alingian. Kasi kausap ko ng mga military na hindi nila gagawin yun. Kaya, yun sa picture, sa cover, yun since 1986 pag-surrender nila, ngayon lang nag-recall ang pag-ano ng mga NPA 2019. So, for 33 years, bloodless tayo. Dito sa, dyan sa Samar, walang NPA. Opo. I don't know kung mayroon pa doon, pero wala nang ambushing. For 33 years after they surrender. Kasi kasama mag-surrender ang commanders. Opo. Mother, ito, no, pinapakita ko to. Ito yung galing sa Filipino Reporter, no? Isang tanyag na dyaryo nung panahon na yun, no? Magazine. Ito yung mga ebidensya, resibo natin na umakyat talaga sa NPA si Mother. Ayan, no? Kasama nyo si Sister Josephine,
at nanonood kayo dito ng cultural program ng mga NPA, ito po, nakikipag-usap kayo sa kanila. At nariyan po yung pag-akyat nyo, sumasakay kayo sa bangka, at umaakyat ito, umaakyat kayo ng bundok mismo, no? Pumapasok sa gubat, no? Ayan, no? Pinaghawak pa kayo ng baril ng mga NPA. Kayo pa yung nagbantay ng kanilang mga ano, no, mga baril, kanilang baril. At syempre, taka lang ha, ito yung mga pagkain na binabanggit nyo, no, na binibigay nyo sa mga NPA. At ito yung mga kamgamento kung paano idinadala yung mga pagkain. Oo, at yan na nga, alam din ng mga NPA na darating kayo, yan, may nakaabang. At ito, no, yung reportage po nito, yan, ito maganda to, no, may pag-aaral, session ng pag-aaral ng mga NPA, at ito ay nadaluhan din ninyo at kayo'y nakapagpalitan ng kuro-kuro. Nakakausap nyo sila mismo. Mother, grabe. No? At napakbilib ako sa inyong lakas ng loob. Ang nag-report po niya, nakikita po ninyo itong gwapong lalaki dito. Yan po si Ginoong Jolad Santos. No? Jolad Santos. Kung naalala po ninyo, Mother, si Jolad Santos, ano? Jose Ladera Santos, naging ano po siya, commissioner, chairman pa, di ba, ng commission ng wikang Pilipino, no? At meron din akong ipapakita sa inyo, no? Ito, yan, si Jolad Santos, Jose Ladera Santos. Ito po yung larawan nyo, sister, kasama siya. At yung inyong periodiko, yung kanyang magazine na The Filipino Reporter. Sana po, alam ko, kasama pa natin si Mr. Jolad Santos. Sir Jolad, magandang gabi po. Sir Jolad? Actually, is in the Zoom right now. Pero baka nag-copy muna. Sir Jolad, are you there? Professor Chu, Xiao, Professor Xiao, good evening. Magandang gabi po. Naririnig po kayo ni Sister Gemma. Kumusta po yung pagkikita ninyo nung kinover niyo po siya sa summer noon sa pag-akyat niya sa mga rebelding revolusyonaryo natin? Ang impression ko po hanggang sa ngayon ay sariwa pa na si Sister Gemma ay isang indefatigable peacemaker. Ang kanyang layunin ay tumawag para sa kapayapaan. Yun ang kanyang misyon. At nailathala po namin yan sa Filipino Reporter Magazine ng ang dokumentasyon ay pinatutunayan ng mga larawan. Apo. Si Sister Gemma ay isang malaking halimbawa kung paano ang misyon ng edukasyon, misyon ng kapayapaan ay kanyang maihatid mula sa Maynila hanggang sa mga kabundukan. Yun po ang bilang patnugot ng isang magazine ay yun po ang tumawag ng aming pansin upang siya ilathala. Professor, nagpapasalamat ako sa iyo. Sariwa pa itong mga picture na pinapakita mo. Si Sister Gemma ay umaakyat ng kabundukan at naiiulat yung kanyang mga nakikita at ang malinaw na pag-asa na ang kapayapaan ay magaganap sa pamamagitan po ng dialogue. Right. Isa po sa pinakamakapangyarihang sandata ng kampanya sa kapayapaan ay dialogue. Ang armed conflict noon po, nung umakit si Sister Gemma sa mga kabundukan, ay kainitan pa po ng mga armed conflict. Pero si Sister Gemma, sa kanyang mga ikinuwento sa amin, ay wala sa kanya ang takot sa halip. Ang pangunahin niyang misyon ay may paabot ang dapat na malaman
ng mga nasa kabundukan. Opo. At siya po ay parehas. Kung paano tumitingin din siya ng mahusay sa panig po ng militar. Naunawaan na pareho may misyon yan eh. Itong mga nasa kabundukan nating kapatid, may misyon sila. Ito pong mga sandatang lakas natin ay may misyon din. At mabuti mayroong katulad ni Sister Gemma na handang ipagkaloob actually ang sarili niyang buhay eh. Para sa isang mahusay na pamamagitan. O namamagitan po siya talaga sa kabilang panig. Nang pangunahing layon, inalis niya ang takot, inalis niya yung mga pangamba na anumang oras maaring may mangyaring hindi mabuti. Katulad nga po ng kanyang nabanggit na talaga pong, sabi ko, nakakapangalisag balahibo eh, na madalas sila'y nakasuot ng puti para kung mangyari, anumang mangyari, ay nakadamit na sila ng puti. At yun po ay may napakalawak na mensahe. Kaya po, Professor Professor Xiao. Opo. Kayo po ay binabati ko rin sa pagkakataong ito sa inyong misyon na paghahayag ng kasaysayan na may kasamang edukasyon, may kasamang pagtuturo. Opo, kaya pinapakinggan ko nga ang inyong mga programa ay nakakatuwa kasi yung pong mga ganito eh madalas eh nakakaligta ng ibahagi sa bayan natin eh. Mm-hmm. Alam niyo, Kajolad, hindi ko nga alam ito eh. Ngayon binigyan lang ako ni ayan kayo ba yan? Ayan kaya ta kayo no. Ah, ito nasa nakatalikod kayo, nakatalikod. Oh, ayan si Madam Gemma noon, dati Sister Gemma. Ayan po Sister siya. Sister Gemma, ako, ayan. Oh. Ito yung cover oh nung Filipino reporter. Two part series no. Ito pakita ko yung malinaw na kopya nung Filipino reporter na binigay sa akin ni Sister Campbell. Ito. Ayan. Ito po. Iyon. Ayan, kita niyo po? Ayan oh, ang linaw. Oo. Kaya at ayun no si Sister Gemma at ang revolusyonaryo. Alam nyo, Kajolad, salamat din kasi Kajolad ano, yung magazine mong Filipino Reporter. Matagal din po 'yan sa sirkulasyon. Isang dekada yata, no? Pag nakita nyo ito, bumibili ako ng back issue niyan. Kasi yung mga kaya nga humahanga ako sa inyo, Professor Xiao, eh. Dahil meron kayong copy. Actually, aki wala nang kopya nung actually, very historical copy yan, yung edition na yan. Opo. Na si Sister Gemma nakita ang isang madre na talagang umakit sa kabundukan para ipahatid ang magagandang balita from the Holy Bible at saka balita po ng mission sa kapayapaan. Actually, Professor Sir, babanggitin ko sa inyo ito. Noon eh, labis akong naakit sa kasaysayan ni Sister Gemma. Opo. At nag-mediate pa nga po ako para kung maipelikula ang buhay niya, sinura-unor ang gaganap. Ang ganda. Opo, Meron po pong kasaysayan, meron pong bahaging ganun na side story. At bagay na bagay. Hindi lang nag-fizzle out po yung arrangement, kaya nalulungkot din ako, pero ganda sana dahil pamamarisan, inspirasyon ang buhay niya eh. Inspirasyon sa marami. Uh-huh. Ayan po, kung nakikita nyo, ito yung mga kopya ko ng Filipino Reporter, ano? Ayan, no? Nakakatuwa naman yun, Prof. Ayan po, binili ko. Kasi naalala ko nung bata ako, wala akong naitago. Ito nung Lindol, yung coverage ng mga mahalagang pangyayari po sa ating bayan ay narito po sa Filipino Reporter. Yung lahat, ayan, yung Mount Pinatubo, yan yung pagbabalik ni Marcos. Professor Chiao, humahanga talaga ako sa inyo. Yung mga kopyang ipinapakita ninyo na yan ay
ako, maging ako, walang kopya. Pero yung documentation na nagawa ng panahon na yon, eh, ang Filipino Reporter kasi, significantly, ay anak ng EDSA Revolution yan eh. Opo. Opo, noong nagsimula yan, noong 1986. At kabilang po sa mga yan, matatabi kong Golden Edition, eh nang i-feature namin si, ayan ang first issue. Meron po pala kayo yan. First issue po yan. Xerox, Xerox po ito. Ni Madam Gemma, ito si yung President Corey ang cover. Pinamimigay ni Madam Gemma ito. Pinamimigay ni Madam Gemma. Ayan ang first edition. Ayan o. Actually, collector sa copy na yan eh. Bibihira may kopya niyan. Xerox po ito. Xerox na binigay ni Madam Gemma. Ubus yan eh. Ayan. Mag-isa publication, dinadayo nun yung magazine para magkaroon ng kopya nung first edition featuring President Cory Aquino. Mm-hmm. And the entire pictorial of the EDSA People Power of Professor Xiao. Ayan, ayan. Ay, ano, bigyan natin ng kakataon na mag... Saka lang ah. Na mag-react. Alam ko po, maubos na ang oras ninyo. Professor, sa parting words ko ay pagbati kay Nisenyo at pagbati rin po kay Sister Gemma at yung kanilang mission for peace and understanding. Ituloy-tuloy po sana yung mission of dialogue. Opo. Kasi yung dialogue ang pinakamabuting solusyon. Mas talo po niya ng mga armed conflict. Opo. Okay, Professor Xiao, maraming maraming salamat po. Labis akong natuwa sa makasaysayang pagkakaugnayan po natin. Salamat ka, Jolad. Stay lang mo kayo kasi magre-react si Madam Gemma. Madam Gemma, ano naman masasabi ninyo? At narito ang ating kasamang Jolad Santos. Nakakatuwa, hello. I didn't expect maano po siya mapapakinggan sa ngayon. Ano. Wow, ang galing mo. Mabuhay po kayo, Sister Gemma. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Wow. Tungto ako. Nandiyan ka pa. Oh. Malakas pa po at malusog. Congratulations po sa mga ginagawa. Awa ng Diyos, Madam Gemma. Very active pa yan si Kajolan Santos. Pero meron, Madam Gemma, bago ko patuloyin yung kwento mo, may gustong bumati sa'yo via video. Oh? So pakinggan nyo lang po ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga tagapakinig ng kaibigang Xiao Chua dito po sa Kasaysayan Kaysaya. Ako'y nandito po dahil nais ko pong batiin si Xiao at lalong-lalo na po ang aking kamag-anak na si Mother Gemma Silverio na siyang guest ni Xiao ngayong gabi. Mother Gemma, know in your heart that I am proud of all that you are and of all that you've done for this country, for Borongan, for humanity. You're a beautiful human being inside and out. You've touched people's lives. You've changed people's lives. And I say, maraming maraming salamat. And I'm proud to be your relative mula po sa aking puso. Proud ako nga kaurupdan kita. And in some very special way, you are an inspiration. So, Mother Gemma, maraming salamat. Xiao, continue to do what you do. Dahil importante na connected tayo sa ating kasaysayan at napakasaya malaman, balikan ang ating kasaysayan. And that's the only way for us to discover, to appreciate, to embrace, to celebrate our identity. Mother Gemma, Xiao, kasaysayang kaysaya. Mabuhay po kayong lahat.
Wow, Tito Boy. Thank you, Tito Boy, for the message. Para kay Mother Gemma at sa kasaysayan kay Saya. Nakita mo yan, Teya, ha? Nag-message sa atin si Tito Boy Abunda. Mother Gemma, ano po masasabi ninyo sa, tanda natin, Mother Gemma Abunda Silverio? Ako, ang glad surprise. Ako, gusto ko lumukso. Thank you so much. Na-inspire ako. I didn't expect you would do that. You would do that. Wow! Thank you so much. Pakisabi kay Boy, naku, God bless talaga. Talagang ano, and remember na nag-confirm lang kayo last Sunday, Easter Sunday, kay Kamel, through Kamel, and pumayag po si Kajolad, kanina ko lang nakausap, at si Tito Boy kahapon, nakausap ko, so thank you po sa kanila, kasi sabi ko, I want to make Mother Gemma happy, and I want to tell the world the story of Mother Gemma. Mother Gemma, tuloy ko lang, bago tayo magtapos. Patuloy ko lang yung kwento sa inyo, no? Kasi maganda yung kinwento nyo sa akin. You've heard na mag-ambush sila may scheduled ambush ang NPA. Ano po ang ginawa ninyo nung narinig ninyo iyon? Hello? Mother, did you hear me? You told me about the you told me about the ambush, yung may scheduled ambush ang NPA, and you did something naalala niyo po ba? Hello. Yeah, we can hear you, Mother. Putol-putol, ano to? Loud and clear. Mother, ang tanong ko lang, oops. Yan, naputol na tayo, mga kaibigan. Ayan, Mother. Good evening. Hello. Yeah, you can hear me now? Okay, yeah. Yan. Yeah, about the ambush, scheduled ambush, and you did something when you heard about it. Yeah, I went up the mountain noon, at saka kinausap ko sila na huwag naman kayo magbabaril-baril dyan, magkakapatid tayo. Ang ginawa ko nang alam ko, aambushin kami, aambushin ang mga sundalo. Kasi sabi sila, mga NPA, pinapatay namin ang mga sundalo kasi hindi pinibigay nila ang baril pag hindi patay. Something like that, no? Sabi ko, look ha, huwag kayo magagawa ng ganyan. Ang ginawa ko, nang alam ko, aambushin ang mga sundalo. Ang 15 na madre, kin-divide ko, madre, sundalo, madre, sundalo. Ako naman, pinidriver sa truck yun. Tapos, I said, sige, kakanta tayo, magdadasal at kakantain ang dasal, lalakasan. So, hindi kami ginambush. Katapos, after a month, when I went back, nagsabi ang mga NPA, bakit ginawa mo yan? Bakit? Sana amin na yan lahat ang mga baril, magaganda pa naman ang baril nila. Kasi both sides, nandun ang mga NPA. Talaga kasi gusto ng mga baril ng mga soldiers. Katapos, because kinano ko ang mga madre, kin-alternate ko madre, sundalo, madre, wala nangyari. Na-respeto man sila. And then, sabi ko, uy, bakit kaya ng, ang mga sundalo yan, nagdadala ng pagkain para sa inyo. Sabi niya, okay, three rivers ito. The first river, hindi pa kamog, safe pa kayo. Pero don't go beyond this first river. Let the soldiers, tell the soldiers that to go beyond the first river. Katapos, yun pag communicate ko, hindi yata nakarating ang sinabi ko na huwag mag-go beyond the first river. Meritso ang mga sundalo yung truck. May mga baril sila, lumeritso sila hanggang second, third.
para hindi sila magbaril. In many instances, nag-ano ako na, huwag kayo ganun. One time, hello, am I still coming? Yes, here? Yes, mother, very clear. In-attack nila ang isang town, yun may dulong. In this arm lahat ang police. Yung isang police na ayaw ibigay ang baril, pinatay nila. Now, I was in the mountains the time, sa doon ako sa hinterland ng katapos, I was with the NPAs. Dalawa kaming bangka na ano lang, yung nagpapadel lang. Tapos, every time we met mga bangka with people, magsasabihan, 42, then they mention a place that I live. Tapos, nagtanong ako, anong isigaw, anong ibig sabihin? 42 soldiers na doon sa isang island. Tapos, I was just thinking, my God, malapit na pa naman kami. Suddenly, before, ano, mga 4 o'clock in the afternoon, I saw parang anay ng mga sunda, mga NPA. Ang dami. Ilog, no? Nakalinya sila lumalakad towards the island. Pagtingin ko, tumalon ako sa tubig. Mabuti hanggang, ano, hindi hanggang aking ulo, hanggang waistline lang. Tapos lumakad ako sa ano, sana ang ano nyo, ang commander, kakausapin ko. Pag, ano, hinawakan ko ang dalawang kamay ng commander ng NPA, I said, sasama ako saan kayo pupunta. Sabi niya, hindi ka pwede sumama. Tapos, umano ako, magpakinig kayo, nanay ninyo ako. I was crying. Huwag ninyo gawin yung plano nyo. 42 papatayin ninyo. Pupula itong river ng dugo. Filipino yon lahat. Tapos, okay. So, papatayin yung 42. 42 na babae ng Filipina mababalo. Ang mga anak, sino ang mag-aalaga? Huwag niyo gawin yun. I was crying. Everybody was sentenced. Katapos, nagsabi ang commander, sige, akyat na tayo. Yung bagong baryo, dun, umakyat kami. Sabi, bakit iiwan mo ang apat na NPA doon sa my river? Kasi umakyat kami. Sabi, sister, hindi at pwedeng ubus lahat ang NPA aakyat. Kailan may gwardiya tayo. Also, I understand. The whole night, hindi kami natulog. Nag-usapan lang kami. At saka, pa-dyan sila ng not only 100 lay down their arms. You know, I think the most sad thing is sa mga dealings ko sa kanila, sometimes tumitira ako dun sa Virgin Forest, nandun sa ilalim ang mga ano nila, the biggest hideout nila, may kamalig at kamalig, malaking kamalig. Dun sila nag-produce ng papers nila ng ano yan, ay dinidistribute nila sa mga tao. Tapos nakapunta ko dun. You know, yun, after some time, umuwi ako, pinasundo ako ng mga NPA sa bahay. Sumama ako 7 days na lakad. No? Mayroong bangka, tapos pag very strong waters, I have to walk. Tapos ang bangka, ang baluto sa amin yan, dinadala nila sa shoulder, dalawang bangka. After 7 days, naglakad ko, mayroong pala ginawa sila na stage ang mga NPA doon sa Virgin Forest. I will not mention the place. Katapos, ano, in-usher ako nila sa taas. Nakita ko na only 100 NPAs armed to the teeth. Tapos, natatwa ko masyado. Nag-ano sila mag-program ng welcome, ng ano. Pero, pagkita ko sa kanila, at saka kumanta sila ng hindi naman bayan mag-ilaw yan, mga ang bayan ko, kumanta sila. Tapos nag-linya, isa-isa nag-shake hands. I could not say a word. I was just crying all the time. So, not only an hour, I just keep on crying. I could not speak. Ngayon, I think, yun ang, ano na, sa kanila kasi
Salamat sa pag-share ng kwento ninyo, no? I just want to ask something, ano? If it's okay to share, kasi may share kayo sa akin. I don't know if it's okay to share. Pero baka lang. Kung hindi, okay lang din. But it, because it's very personal. There was a price, eh. Kasi yung pagpapababa ninyo ng ilan sa ating mga kababayan doon na namundok, may nanganib din po yung buhay ninyo, eh. Is that okay to tell to our audience that story? Okay. Sige po. Yun, again, share ko? Opo, yung there was a time na may nag-threaten sa inyong life. Okay. There was a time. Sinundo ako nila. Nasa bundok ako. Sinundo ako sa isang another bundok. It was midnight. Tapos, nag-ano sila nga, they were speaking in Filipino, pero nga dalalim na, nag-isip ako, o sige, magtatanga-tanga ako ngayon, to soften their hearts, galit na galit sa akin. Tapos sabi, nakakaano ako sa landas. I said, uy, Bisaya ako, ito ko nakakaintindi lahat ng malalalim na Tagalog. Anong ibig sabihin na landas? Tapos, kinasa ang baril na mahaba. Sabi ko, ay, napapasta ang aking, ano, sense gear ako. Tumindig ako. I said, okay, patay na ko nyo. Okay lang. Kundis. God is sa'yo, sasagot ng isang question ko. Bago ako nyo patayin, sagutin sa kada isa sasagot. Lahat kayo dito, isa-isa. Okay. Ang crime ko ngayon, papatayin ako nyo dahil nagmamahal ako sa'yo. Kaya nandito ako dahil mahal ko kayo. Sige, kaya nyo pumatay na lang nagmamahal sa'yo. That's it. Yun, nagkasan ng baril, itinaw niya ang baril. Nag-ano siya, tapos he silently left. Isa-isa umalis hanggang nag-iisa na lang ako. That time na nag-iisa na ako. Naputo si Mother Gemma. Babalikan lang natin, ano? Ang ganda nung kanyang kwento. Nakakaantig. Hindi ho namin, wala ho pang red. Hindi ho namin minamasama yung na, ginawa ng mga rebelde. Kasi yung mga rebelde po, meron nung dahilan kung bakit ho sila nagre-rebelde. Ako, yun ang istindig ko ho, no? Na hindi ako nag-agree sa kanilang paniniwala at sa kanilang metodo, at ito ay subversion, ito ay bawal ng batas ng Pilipinas po ang rebellion. Bawal ho yan, no? Pero kailangan intindihin din natin bakit, at para masolusyonan natin, kasi lahat naman tayo dito ayaw natin ng gera. Di ba, Mother? Tuloy natin yung kwento natin na yan, binaba na yung baril at isa-isang nag-alisan. Kumusta po kayo after that incident na muntik ho kayong mapatay nitong mga no rebelde dahil sa kanilang paghihinala ukol sa inyong intention? Yeah, for the first time in my life, nag-tremble ako, my whole body, especially my legs. Nag-tremble ako nang wala na tao, wala na NPA. Doon ako naka-realize it was a very dangerous time. Ang puwan lang makakita akong pinatay ako. Pero yun, very confident ako na God is there. At saka, ready na lang ako. Kaya, terte ako nakaputi. But when I travel, nag-disguise ko. Pag hindi
Opo. Pampas and summer. Ngayon, tinawag ako nila sa group, nag-ano kami ng relief goods after the typhoon. Tapos, sinundo ako ng dalawang NPA. Nang malayo-layo na kami, blindfold ako. Tapos, tinawakan lang ako nila. Tapos, nakarits kami ng place na kung daming NPA, pero hindi ko nakikita kasi madilim. Nang kinuha na lang blindfold ko, tapos sabi nila, intelligence report, spy ka ng, ano, ng military. Tapos, insulto yan sa akin eh. Hindi ako, I would not leave my parents. Love na love ko ang parents ko, mga kapatid ko. Hindi ako aalis sa bahay, iwanan ko ang family ko. Just to become a spy of the military. No, I won't do that. Tapos, hindi ako kahit mag-spy para hindi, hindi ko gagawin yan. Tapos, ano, sa military ka? Hindi. Sa amin ka? Hindi. Saan ka? Sa Diyos. They were silent. Now, yun mga gano'n na incident. Salamat sa Diyos, hindi ako na nervous in their presence. Pag wala na sila, doon ako nagtitemple. Pero pag nandiyan pa sila, it is God's grace na nasasagot ko sila. And, ba't nandito ka? Sabi, sandali. Taga-summer ako eh, summer ito. Eh, kayo ba, taga Cebu, kung saan kayo galing? Tatanong nila ako, bakit ako yung taga-summer ako, kaya nandito ako. Yung gano'n. Kuminsan, ano ba, isa lang message ko, baka hindi nyo alam. Mahal na mahal kayo ni Lord. Sabi niya, magmahalat tayo. Hindi ganito pa tayo. It doesn't solve our problems. Now, anyway, natutuwa lang ako. They listen. Especially when I say, don't pakinggan ninyo, nanay ninyo ako. Yung ganyan. Yun. Mafe-feel, mapapibrate mo. Natatat sila. Mm-hmm. Kahit galit na galit, tapos magsalita ka dun. Nagpapakinig. I always tell them, nanay ninyo ako, magpakinig kayo. Something like that. Kaya, yun ang experience ko. Yeah, wow. Mother, thank you, ha? Oo. Bago tayo magtapos, no? Teka lang, ha? Gusto ko pong magbasa ng ilan sa ating mga comments, ano? May mga tanong ba tayo, Sandra? Mula sa ating audience, ano? At nagaanap din ako dito sa ating internet, no? Kasi ang ganda nung shinare ni Gemma, no? Mother Gemma. Kanino ka ba? Sa NPA ka ba? Hindi. Sa militar ka ba? Hindi. Kanino ka? Sa Diyos. 'Di ba? At ano ang laging sinasabi, no? Magmahalan tayo. Ang ganda nung ganung klaseng approach. At may mga ilan nga na napababa. May ilang grupong napababa dahil sa effort na ito ni Sister Gemma. Kaya ako talaga gusto kong marinig ang kwentong ito. Hindi upang sabihin na masama yung mga NPA, ano? Hindi ganoon. Hindi po tayo ganoon. Pero talagang salamat, no? Ito bibigyan ko kayo ng mga comments, ano? Ayan si Alvin Cio Santos, I was there in the time of People's Power, sir. Taga San Miguel po kami, taga Arias, kapitbahay po namin ng Malacañang. Ayan, salamat po, no? Ang dami yung nagko-comment, hindi ko mababasa lahat. Cham Guevara, Tita Honey, hello. Oo, dating consul ng Canada, ating tita, ating surrogate tita. Sir Ambi Babilonia, ang ganda ng kasaysayan. Wow talaga. Gregia Amazona Garelliana, proud ako, Mother Gemma. Congrats, stay safe always. Sabi ni Sir SB Babilonia, makapangyarihan ng pag-ibig, lalo mula sa Diyos. I also want to greet my girlfriend, Mai. Kumusta ka po dyan sa Mindanao? Meron siyang trabaho doon. And of course, nandyan din ang aking mother, Vilma Briones Chua. Ayan, no? Napakasalamat po, no? Ang dami pa ng comments, hindi ko maano lahat, ano? Hindi ko mababasa lahat. We have 210 comments, 47 shares, and 41 live watchers. At marami pa ho, sigurado ako na manonood pa sa ating broadcast ngayon. So, mukhang wala naman tanong kay Mother Gemma. Pero gusto kong balikan si ayan, no?
pakita natin si Mother Gemma para makita nyo siya sa ating sana na pwede. Yan, ayan, oh, nakikita nyo na si Mother Gemma. Hello, Mother Gemma. Ayan. Sister Camel, pakita ka saglit. Yes, oo. Hindi Camel na ano yan, ha? Yung nasa Arabia. Hindi, hindi yon. Camel po, Camel. Ah, Camel. Sorry naman. Pasensya ka na, Camel. Ako ng Camel kanina ba? Ano? Camel, okay. Sister Mary Camille. Sister Mary Camille, ano masasabi mo sa mga experiences ni Mother Gemma? Kumusta? Ano po, sir? Every time po kinukwento niya sa amin yung experience niya, lalo na yun po sa NBA, sa mga military, it was very inspiring po. Parang kami din, nag-wish din kami na maka-experience nun. Although not dangerous, pero yung pinapakita niya yung kapangyarihan na pagmamahal po talaga. Opo. At yung pananampalataya sa Diyos na walang imposible. Kahit gano'n pa man kahirap yun, kayang lutasin kung may pananampalataya ka. Actually po, sir, ang palagi niyang palagi ni Mother tinuturo, yung if you see Christ, there's nothing to be feared. Kaya pag hinahanap mo ang Diyos, kahit saan ka bang pumunta, huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Kaya yung story po ni Mother, actually hindi lang po yan yung mga story. Ang dami-dami po niyang story na nagpapakita po talaga ng katapangan, katataga ng loob, pananampalataya po ni Mother. Wow, wow, wow. And parang, di ba, at hindi na lang sa kwento sa inyo. Hindi na lang ninyo alam itong kwentong ito. Nakita na ng buong sambayanan through Vival Group, kasaysayan kay saya itong kwentong ito. Hindi ho tayo nagkwento ng ganito dahil political, gusto natin magmamulitika, hindi po, no? In fact, ang gusto ho natin dito, makita po na iba-iba man po ang ating paniniwala na political. Alam nyo po, eh dapat to maiyanuho tayo eh. Tayo ay mapaalalahanan na magmahalan tayo. 'Di ba 'yun ang ano doon? 'Yun ang ano dahil pare-pareho tayong mga Pilipino. Huwag tayong magpatayan. So, and hopefully ako hindi rin natin alam, ayaw nating magmagaling, 'di ba? Kung ano ang tamang gawin sa peace process kasi hindi naman tayo eksperto diyan. Pero ang ganda ng kwento ni Mother Gemma na ang magwa-work talaga ay pakikipag-usap. Di ba? Yung tinatawag natin na dialogue. Dialogue ang pinakamagandang ano dyan. Di ba? Solusyon. At sana patuloy na mag-usap-usap. Di ba? Kumbaga, patuloy na mag-usap-usap sa huwag tumigil. Kasi tumitigil tayo eh sa pag-uusap eh. Kailangan magsikap lagi para dahil bawat pag-uusap natin mayroong maliligtas na buhay. 'Di ba? Yan ang ano diyan eh. Yan ang makikita natin diyan. Alam nyo, Mother Gemma, Sister Camille, ha? Kapangalan pa ni ex ko, no? Nakita nyo naman ang ganda-ganda ni Sister Camille, 'di ba? Ganda ni Sister Camille, teka, nag-feedback na naman 'yan. Oh, 'di ba? Oh. Pero ano yan, sa Diyos na yan, ha? Sa Diyos na yan. Huwag na kayong ano. Okay, eto, no? Oo. Hindi. Sige, last ano na lang, ano? Habang ano, ganito. Ano nga ba itong gagawin ko? Nakalimutan ko tuloy, ano? Hindi. Gusto ko lang itanong. Ito siguro last question na, no? Para makapahinga na rin si Mother. Teka. Para makapahinga na rin si Mother, ano? Mother! Gusto kong itanong sa'yo, ano ang masasabi mo sa mga kabataan at bakit kailangan natin ng kapayapaan? Kailangan talaga. At number one, I think ma-attain lang natin ang kapayapaan. Dapat mag-iimpisa sa kada isa sa atin, no? We try, but we try to see Christ in everyone, every endeavor. Yung ganyan. That's a problem. Dapat makita din natin si Christ. Mga
into natin ang pandemic, of course. Now, we should try to avoid being selfish. Yung parang lang sa sarili ang ating iniisip. We should try to be other-oriented. No? Kasi after all, hindi tayo dito permanente sa buhay, sa mundo. So, we have always to be conscious kung saan tayo papunta. Wow! Be conscious kung saan tayo pumunta. At kung kailan patapos na tayo, doon luminaw ang linya ni Mother Gemma sa Zoom. Kaya siya na ho yung naririnig nyo from the Zoom. Yan, no? Blessing of God. Diba? Mother Gemma, naririnig mo na ako malinaw. Okay, yeah. Thank you so much. Ayan, nakita mo naman, oh, kung kailan patapos na tayo. Pero Mother Gemma, may gusto kong basahin, ano? May gusto kong basahin na takeaway, no? Bilang pagpapaalam. And Sister Camille. Sister Camille, thank you very much, ha? Sa pagsama. Meron ka bang message din sa ating mga kababayan? Gusto mo silang anyayahan sa paaralan nyo o dun sa maging madre? Ano ang pwede mong ipahagi sa ating mga kabataan? At sa kwento ni Sister Gemma, ano yung pwede nating matutuhan? Para po sa unang-una po, para sa mga may desire sa ganitong buhay, sa buhay reliyoso, buhay pagmamadre o buhay pagpapare, inaanyayahan po namin kayo, lalo na po yung mga kababaihan, na palaganapin pa yung salita ng Diyos at mahalin pa siya at sumunod sa kanya in a special way, katulad ng buhay po namin, sa congregation po namin na Missionary Sisters of the Sacred Heart, very welcome po yung mga desirous women na gustong mag-serve kay Lord sa special na pamamaraan. At para po sa mga tagapakinig po natin, sa mga kababayan po natin, na maaring yung lesson na makukuha po natin sa story ni Mother is yung pagmamahal, yung pagpapatawad, yung kapayapaan, na lahat po tayo pwede maging instrumento. Lahat po tayo kayang gawin yung mga nagagawa din ng mga ganitong klaseng tao na mga nagbibigay inspirasyon. Basta po manalig sa Diyos at yung tama talaga yung susundin. Kumbaga, we can be all peacemakers po, sir. Yun po. Wow, wow, wow. Thank you so much, Sister Camille. Mother Gemma, meron pong binabanggit ang banal na kasulatan. Alam nyo, non-sectarian naman po itong kasaysayan kay saya. Pero dahil we are commemorating the 500 years of Christianity in the Philippines, nagtapos na po, no, nitong 2022, I would like to read from Genesis 22:14. No? Genesis 22:14, sa pagkakaliwat po ng magandang balita Biblia. Sabi po dito, no, sa Genesis 22:14, at ito'y narinig ko kay Mother Gemma kanina, no? Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. No? At mapanghanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Ano yan? Diyan ang galing yung Jehovah Jireh. God will provide. Ayan ang kwento ni Mother Gemma bilang isang struggling mother superior, missionary sisters of the Sacred Heart. Diba? At ang dami niyang na-share kasi marunong siyang magbigay, kaya marami rin nagbibigay sa kanya. Yung sinabi natin, God will provide. Sa tayo rin yun eh. Diba? Nagpo-provide siya through human beings. Hindi nahuhulog yan sa langit. That's why we have to be a vessel of blessing. Kristiyano ka man o hindi, totoo yan. Diba? Maging blessing ka sa kapwa mo. Kung kaya mo, hanggat kaya mo. And also, yung isa pang gusto kong reflection, i-reflect natin, ay yung Matthew 5:9. In which itong ating
ating program is derived, ano? Itong ating programa, no? Yung title ng ating programa ngayon, no? Teka lang, kalimutan. Yan, Matthew. To. Actually, dala-dala ko yung Biblia kaya hindi siya scripted, ano? Hinahanap talaga natin. Matthew 5:9. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Oh, para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Oh, blessed are the peacemakers. Yes. Happy are those who work for peace. God will call them His children. So, yun lang po. And of course, the Great Commission. Kaya may Maundy Thursday. Maundy Thursday. Maundy means mandamos. I command you. Mandamos. Jesus commanded us. Love one another. Yan ang ano. So, sa panahon na mainit ang labanan sa halalan at tayo ay nagkakagulo, nag-aaway-aaway. Diba? At meron pang red tagging na nagaganap sa ating bayan. Eh, babalikan ko yung isang tula na binasa ko namin dito noon. No? Tungkol sa kapayapaan. No? Nasinulat ni Jim Paredes. No? Ito. Ito, bakit may rebelde? Bakit may sundalo? Ba't nagpapatayan kapwa Pilipino? Ilan pang batang dapat maulila bago manahimik dito sa ating bansa? Itabi na munang galit at armas at subukang pag-usapan ng problema. At sa bawat araw na lilipas na walang labanan, ay maaaring makahanap ng mapayapang lunas at sasaya ang Pilipinas. Mother Gemma, again, thank you for coming today. Kahit na ang daming challenges, nagawa natin yung interview. I want to preserve for many Filipinos your story. At dito natin makikita na kapag po tayo po ay, shall we say, nag-uusap-usap, masasaya ang Pilipinas. At kapag ho, tayo po ay nag-uusap-usap tungkol sa kasaysayan, alam natin na yan po ay masaya. Kaya po, muli, ako po si Xiao Chua. Sa wakas, nagawa natin yung interview kahit napakaraming hamon sa internet. Pero salamat po sa inyong panonood. Nag-overtime tayo dahil na-late tayo. Sister Camel, Mother Gemma, thank you so much. Muli sa lahat ng nanood sa atin, ako po si Xiao Chua, isang public historian para sa Vibal Group. Kasaysayan, kaysaya. Thank you, Thea Omar. Bye-bye! Thank you so much. Okay, thank you. Salamat po sa mga nanood dito sa Zoom. Thank you po. Thank you, sir. Gusto niyo congratulations, sir. Ang ganda. Congratulations, mother. Congratulations, sir. Talaga ng topic ninyo. Saka, sayang, bumitaw na si na Mother Gemma, oh. Congratulations, sir. Chowa. Very inspiring. O oh, yan, ano, gusto niyo bang magpa-picture? Tama, bago tayo magpahalam sa isa't isa. O oh, ayan,
Well, hindi sila naka-makeup. O, sige, okay lang. Pero thank you, ha. God bless you all. Thank you. Okay, sir. Thank you. Ingat kayo. Thank you po sa panonood. Thank you. I hope that was worthwhile. Mga sister. Sister, thank you po for coming. Ha, Jolad. Salamat. Oo, Teya. Sige, okay na kami. You take care, ha. Bye-bye. Thank you po. Everyone.